Yo, maganda araw sa inyo lahat mga paps at mga kumoto. Welcome back sa ating channel at welcome sa ating panibagong video. So for today's video, so ngayon is Tuesday, March 30, 2021. So pangalawang araw ng ECQ dito sa Manila. So pahirapan na naman ang buhay ng mga tao dahil limitado yung paglabas ng mga mamamayan ng NCR at limitado yung hanap buhay. Maraming saradong negosyo. Talagang malaking epekto nito sa atin lahat na nandito sa NCR. So, although maluwag yung kalsada natin, pero hindi naman ganun kaganda yung hindi rin ganun kaganda yung biyahe dito sa trabaho namin, ah. Kakunti pa rin yung booking kahit limitado yung paglabas ng mga tao. Hindi siya kagaya ng dati nung unang ECQ na talagang nag-boom yung delivery services dati. Pero ngayon hindi na siya ganun kagaya. Hindi na siya ganun kalakas. So, pag-usapan na lang natin muna yung about sa mga scam, no? Sa mga kapwa ko lalo mo rider. So, marami pa rin kasi ngayon ang nakaka-experience ng nag-i-scam. Gaya kanina, may nabasa na naman ako na scam. Na-scam na naman na Lalamove rider. So, anong nangyari is yung booking niya is pabono or purchase service. Nagpabono yung customer ng 900 sa rider. Pero yung transaction is ginawa through 7-Eleven or GCash cash in yung inabonohan ng rider. So ewan ko ba bakit marami pa rin nabibiktima nung ganong modus ng mga scammer, no? Hindi ko alam kung bakit marami pa rin nabibiktima dito sa hanay nating mga rider. Eh sana naman sinusuri nating mga rider yung mga transaction natin, especially kapag nag-abono tayo. Huwag tayo yung bitaw ng pera. Kasi ano yan, eh, pera natin yan, eh, pinapaluwal natin. Or pera nyo yan, pinapaluwal nyo. Dapat sinusuri nyo maigi yung booking or yung transaction. Or kung halimbawa kung may papabili man sa inyo or may abonohan man kayo na bagay, suriin nyo maigi para hindi kayo ma-scam. Tawagan nyo kagad yung ano, yung receiver. Tawagan nyo yung mga number na nasa booking. I-confirm nyo, i-verify nyo yung transaction at yung kaabunuhan. Basta ganon, basta suriin maigi yung mga transaction at yung booking. Huwag basta-basta magbibitaw ng pera hangga't hindi ka sigurado. Alam nyo naman ngayon, eh, talagang marami ng loko-loko sa kalsada o loko-loko dito sa atin dahil sa hirap ka naman daw ng buhay. Eh ayaw na nila magtrabaho ng tama, gusto na lang nila manglamang, di ba? Ingatan nyo yung mga ganyan paps na paabono, lalong-lalo na yung pa 7-Eleven. O magpapag-Gcash yan, yung mga siguradong scam yan. Kaya ingat-ingat. Napakasimple lang naman yan mga paps, na para hindi tayo ma-scam, no? Pagka-accept mo ng booking, then confirm mo sa customer, tapos tawagan mo yung receiver, i-verify mo yung abonohan mong item, then pag natawagan mo na at okay na, then pagdating mo sa pickup location is kailangan nasa bahay or nasa mismo tindahan yung pipikapin mong item or yung babayaran mong item o yung abonohan mo. Kung hindi man, kung halimbawa talagang meet up at, kasi may mga transaction din naman ako na experience na abono tapos meet up. Kung ganon, basta suriin mo na lang ng maigi yung item. Suriin maigi yung item na abonohan mo. Kung
ano ba tawag dito, kung makatarungan ba yung presyong abonuhan mo dun sa item na dadalhin mo, di ba? Check mo rin kung tama yung item or kung legit yung item, kasi minsan kahit nasabi mo magka akma nga yung presyo pero peke naman pala yung ano, peke naman pala yung item na dadalhin mo, delikado din, di ba? Diba to, ba't ang daming checkpoint? Kala ko naman wala nang mga checkpoint na yan. Ba't napaka traffic? Ay, traffic na naman. So ganun lang yung mga paps, ganun lang yung discarded dun. Huwag basta-basta mag-aabono no? Pag hindi mo sinusuri yung item o hindi mo sinusuri na maigi yung booking o yung transaction mo, wala naman mabibiktima kung hindi kayo mapapabiktima, di ba? Pero huwag kayo matakot na mag-abono. Kasi marami namang ano eh, marami namang transaction o marami namang pa-abono service na maliliit lang. Gaya nito, yung inabonohan ko ngayon, maliit lang din, 400 plus lang siya. Tsaka alas karamihan na nakakuha kong talagang kinakuha ang booking, nasa below 1,000 yung abono. Basta ingat-ingat lang lagi sa mga transaction at sa mga pa-abono. Ingat na rin sa biyahe siyempre. Lagi mong kasama sa biyahe yung pag-iingat dapat. So hanggang dito na muna mga paps, hanggang sa muli. Maraming salamat sa panunood na aking video. Ride safe, stay safe, and peace.